And sabi din, what God, because Allah is the true perverted, all sin is righteous, his righteousness perverted, all sins, and the devil to not be in his way, who pervert from God's created soul. There is only one creator, and that is God. Allah is the true perverted, and all sin is the right and perverted, anything is the wrong. So, and God is the Word. Sabi din sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, and it's still God. That's right. So, it's the Word, and when we get away from the Word, when we are away from God, Jesus said, if we abide me, there's mystery, and there's the secret. So, if we abide me, and my Word in you, then ask what you will. Tapos, tuloy ko sa, tracks ko sa, sa traction sa apostolic doctrine, sabi doon yung inherited, image and likeness, yung homoiosis, like similar. Sabi doon sa John 10, verse 33, dahil nga di ba sinabi ni Kristo na ako ang anak ng Diyos, hindi naniniwala nga di ba yung mga Hudyo, nung sinabi ni Kristo siya yung anak ng Diyos. Bakit nga di ba hindi sila naniwala? Kasi para inisip ng mga Hudyo na nagkukunwari lang si Kristo anak ng Diyos or Diyos, kasi sinabi nga diba nila na kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat katulad ka rin ng Espiritu. Tapos dun sa 1 Corinthians, si Adan nga diba, siya yung kaluluwang, naging kaluluwang buhay, at siya nga yung first Adam, kasi nga diba merong first Adam at saka second Adam. So yung first Adam, yun nga yung unang kinireate ng Diyos na tao. Kasi yung first Adam, nahulog siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, si Kristo yung naging second Adam. So, si Kristo yung nagbigay ng buhay nga diba sa atin. Nagtubos nga diba ng mga kasalanan natin. Tapos sa Luke 2 verse 14, si Jesus Christ, yung mga nga diba na meron siyang anuitin ng Diyos, puspo siya ng karunungan. At siya nga yung, nasa kanya yung Espiritu ng Diyos, yung karunungan, sumasa kanya yung biyaya ng Diyos. Tapos dun sa 41, verse 41, di ba si Jose at si Maria is pumupunta nga, di
sa pista sa paano, Feast of the Passover ng Jerusalem. So lagi sila pupunta doon. Kasi di ba nung pinanganak si Kristo, tapos pumunta sila doon pamilya. Nung naiwan si Kristo doon sa templo, tapos naghanap nga diba sila noon, hanggang sa nakita nila si Kristo doon sa Jerusalem, nakaupo doon yung mga doctors or yung mga guro, mga rabbi, nakikinig sa kanya, tapos tinatanong siya, ina-answer niya. Di ba yung sa tinatawag nga diba natin na set up? Yun, simula pa nga lang doon, nandun na yung pag ano yung doon na nga yung ano ng Diyos na doon na yung pagsisimula nga, di ba, ng paglalakbay niya sa Word of God. So yung homo naman, yun yung exact same. Doon sa Philippians 2 verse 6, sabi doon, kahit nga di ba si Kristo, meron pagka-Diyos, hindi pa rin nga, di ba, naiinisip na siya yung kapantay, o kapantay nga, di ba, ng Diyos, dahil alam nga lang, di ba, na kinireate siya at saka anak lang siya ng Diyos. Hindi siya pwede pumuntay sa Diyos. Sa Matthew 28 verse 18, dito nga di ba po natin mapapatunayan na naging tagapagmana nga di ba si Kristo. So lahat nga di ba ng ano ng Diyos, binigay niya kay Kristo. Yung nga sinabi ko doon na lahat karunungan, biyaya at saka yung presensya ng Diyos. Sa Colossians 1:19, may nagaling nga di ba ng Amor, hindi ko nagtalaki nga di ba niya si Kristo na anak siya ng Diyos kasi nasa kanya nga di ba yung presensya ng Diyos at nanahagap mo sa
Sonic. Kung mababasa natin po natin dun sa Jack 7:37, mas yun nga po yung flow, patunga po dun sa street by the one and the waterway. Yun nga po yung, ano yung, si Cristo nga po is yun nga po yung tabernacle ng Diyos, to flowing unto the whole new earth. Yung water is like, is not stained by the blood of God. Yun lang po.